Ang bawat tao ay may pangarap na guminhawa ang buhay, yung tipong gagawin ang lahat para mabuhay lamang. Ganito ang naging sakripisyo ni Elina, isang laking probinsyana na nagbakasakaling makahanap ng magandang buhay sa syudad. Dahil sa may magandang loob ng tumulong sa kanya, kaya naman mapalad itong si Elena. Subalit hindi niya inaasahan na may mga bagay na magpabago sa kanya. Matapos kasing pumanaw ang lola nitong si Elena, nakapagdesisyon ng dalaga na makipagsapalaran sa syudad. Halos 4 oras ang biyahe nito mula sa kanilang probinsya. Kaya naman, maaga pa lamang nagising itong si Elena. Minabuti nitong umalis ng maaga para naman makahanap agad ng trabaho. Bitbit nito ang ilang perasong damit at kaunting pera. Subalit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kantungan ng lahat. Sa pagiging isang yaya ay kinakailangan college level, subalit nasa high school lamang itong si Elena. Kaya naman nahirapan nitong makapasok sa trabahong kanyang ina-applyan. Ma'am, ganun ba talaga ngayon ang educational background, college level? Miss Monte, yun kasi ang requirements ng ahensya. Pasensya ka na. Ilang oras ang kanyang biyahe mula sa probinsya at ganito lang ang naging resulta. Kaya naman umalis na ito sa gusaling ina-applyan. Hindi niya alam kung saan siya ngayon titira. Walang malapitan na kamag-anak sa syudad. Sa paglabas niya ng naturang gusali, nakita niya ang isang matandang babae na tila nahirapang huminga. Kaya naman agad niya itong nilapitan at binigyan ng mainom. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Heto pong tubig, inumin niyo. Matapos makainom ng matanda, medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Nako iha, maraming salamat. Medyo napagod kasi ako kanina. Nakalimutan ko magdala ng tubig. Iha, maraming salamat ha. Siguro kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung ano-ano nangyari sa akin. Saan ka ba papunta ngayon? Mukhang may lakad ka yata ngayon ha. Yun nga ma'am. Nagtungo ako sa isang in-applyan kong ahensya para sana masukan ng trabaho, pero hindi nila ako tinanggap dahil high school graduate lamang ako. Aba iha, ano nga pala ulit ang pangalan mo? Ako nga pala si Elena, isang laking probinsya. Talaga iha? Gusto mong mamasukan bilang kasambahay? Kung ganun, sumama ka sa akin. Sa ganda mong yan, hindi ka nila tinanggap. Marunong ka naman sigurong magluto, maglaba, kahit anong gawain ng bahay. Opo ma'am, marunong naman po ako kahit papano. Kung ganun iha, tanggap ka na bilang katulong sa bahay. Talaga ma'am? Iha, magkano bang sahod ang gusto mo? Wala pa akong idea ma'am pagdating sa sahod, pero kaya na bang bahala? Iha, okay na ba sa'yo na 10,000 a month? Ma'am, talaga po? Elena, magagawa mo ba ang trabaho sa bahay? Upo ma'am. Tawagan mo naman akong Elizabeth. Sige po. Tila para kay Elena, isang magandang araw ito sa kabila man ng pagkabigo nito kanina sa pag-a-apply. Dahil sa offer ng matanda sa kanya ay tuloy na ngang sumama itong si Elena para masukan sa isang malaking bahay. Hindi niya inaasahan na ganun pala kayaman ng matandang kanyang natulungan. Alas 4 pa lamang, maagang nagising ang dalaga para magluto ng magiging almusal ng ginang na nagpapasok sa kanya sa trabaho. Pinatapat sa kanya ng matanda na dapat ay kailangang maghanda na ito ng pagkain bago sila magising sa umagang iyon. Bagamat mabait sa kanya ang matanda, pero may pagkakataon na estrikto ito pagdating sa oras ng pagkain. Nasanay na itong si Elena sa gawaing bahay, kaya naman umabot siya ng ilang taon sa panlabihan nito sa matanda na para na ring kanyang lola. Sinuklian naman ni Elena ang kabutihang ginawa ni Elizabeth sa kanya, lalo na noong nag-offer ang matanda ng libreng pag-aaral sa kolehiyo. Gusto niyang tanggihan ang matanda, pero talagang nagpupumilit siyang matulungan ang dalaga. Sa tuwing walang pasok sa pag-aaral ay nagkasundo ang dalawa na magluto ng cupcake bilang libangan ng matanda. Isang retired na empleyado noon itong si Elizabeth, kaya naman maganda ang nakuha niyang benefits sa kumpanya. Elena, bilisan mo na. Pagkatapos natin magluto ay dahil mo ito sa kabilang bahay. Hindi lang kasi isang bahay lamang ang pinagsilbihan ng dalaga, pati na rin sa anak nitong si Elizabeth na si Joyce. Dalawang bahay ang kanyang pinagsilbihan, pero bihira lamang siyang napunta sa bahay na iyon sa tuwing naroon lamang si Joyce pagka-uwi nito galing sa ibang bansa.
Kaya naman sa tuwing pag-uwi ng kanyang anak ay pinaghandaan ni Elizabeth ang anak ng paborito nitong cupcake. Matapos kasing makapangasawa nitong si Joyce ay nakapagdesisyon ang mag-asawa na magtayo ng sariling bahay, subalit hindi naman ganoon kalayo sa kanilang ina. Hindi lamang ito pinigilan ng matanda dahil kung saan masaya ang anak nito ay naroon din ang kanyang suporta. Iha, natapos mo na ba ang cupcake na yan? Opo, Ma'am Elizabeth. Sige, ihatid mo na kay Joyce para naman matikman nila ito. Napaisip ang dalaga, marahil may bisita ito kung kaya ay maraming niluto ang ginang. Sige, Ma'am, alis na po ako. Bitbit ni Elena ang isang sisidlan ng puno ng cupcake. Panigurado matutuwa ang ginang, lalo na ang mga bisita nito. Dahil sa nasanayan na nitong si Elena, hindi na nito nagawa pang mag-doorbell. Sa halip ay dumiretso na ito para ibigay sa ginang ang niluto nila. Habang kasalukuyang naglalakad itong si Elena sa gilid ng swimming pool, hindi niya inaasahan na may isang lalaki na nakasuot lamang ng paibabang kasuotan. Dahil sa pagkagulat ay napasigaw itong si Elena. Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay ng amo ko? Isa kang magnanakaw, ano? Nakuha mo pang maligo sa bahay ng amo ko? Ma'am Joyce, tulungan mo ako! May lalaki na pasok dito sa bahay! Hoy, miss. Mukha ba akong magnanakaw? Tumahimik ka nga dyan. Hindi mo ba alam na anakaw ng amo mo? Maya-maya pa lumapit ang ginang dahil sa pagsigaw nitong si Elena. Elena, ano nangyari dito? Ma'am, natapon kasi ang cupcake na pinapagawa ni Ma'am Elizabeth sa iyo dahil sa lalaking nakahubad sa pool. Mark, anong ginagawa mo dito kay Elena? Ha? Ma'am? Ako pa ngayon na may kasalanan? Naligo lang ako dito, ha? Ma'am Joyce, hindi ko kasi alam na may lalaki palang nakahubad dito sa harapan ko kaya napasigaw ako. Nako, miss. Huwag kang maging OA. Ang ibig sabihin ba nito ay ngayon kailangan nakita ng lalaki nakahubad? Hindi nakapagsalita itong si Elena dahil na rin sa kaba sa unang pagkakataon. Ma'am, pinapabigay po ni Ma'am Elizabeth ang mga cupcake na ito. Elena, pasensya ka na. Hindi ko nasabi sa iyo. Ito nga pala si Mark. Ang nag-isa kong anak. Kasama ko siya mula sa States at nabakasyon lamang dito. Mark, si Elena, ang katuwang naman ng lola mo sa bahay. Mark, bakit ka naman kasi nakahubad? Ma'am, syempre naman. Pamamahin natin ito, diba? Akalain ko bang may ibang tao na nakatira dito? Sige na, Elena. Pakilagay mo na lang dyan sa mesa. Siya nga pala, kakausapin ko si Ma'am na dito ka muna malagi sa bahay ng ilang araw, Elena, habang narito pa sa bansa si Mark. No, Ma'am. Ang babaeng yan, dito sa mamahay natin? No way! Hindi ko siya gusto para maging katulong sa bahay. Umanap na ng iba. Ayaw kong makasama ang babaeng yan sa bahay na to. Pwede ba, Mark? Anong masama akong narito si Elena? Bakit? Gusto mo ba siya? Ma'am naman, nagpapatawa ka ba? Gusto niyo bang magagusto ang anak niyo sa isang katulong? Come on, Ma'am. Ma'am Joyce, alis na po ako. Tawagan niyo naman po si Ma'am Elizabeth. Umalis na agad ang dalaga. Hindi nito matanggap ang binitawang salita ni Mark sa kanya. Naisip niya kung bakit ganun kasama ang ugali ng lalaki gayong napakabait ng mga ito sa kanya. Ano kaya ang karanasan ni Mark kung bakit ganun na lamang ang ugali nito pagdating sa kababaihan? Matapos inihatid ni Elena ang ginawa ng cupcake, umuwi na rin ito subalit daladala nito ang sakit na naramdaman sa sinabi ni Mark Montefalcon sa kanya. Ma'am, nandito na po ako. O ano nangyari sa iyo, Elena? Kumusta naman ang cupcake na kinain ni Joyce? Ma'am, nandun din pala ang anak ni Ma'am Joyce? Talaga, si Mark? Naku, umuwi na pala ang apo ko. Kumusta naman ang apo ko? Guwapo pa rin ba? Bigla na lamang natulala ang dalaga. Elena, nakikinig ka ba? Opo, Ma'am, pero meron kasing hindi magandang nangyari. Tapusin ko na lang ang labahin ko, Ma'am Elizabeth. Bukas ka namang laba, Elena. Samahan mo muna ako ngayon. May pupuntahan tayo. Napaisip tuloy ang dalaga kapag mayaman ang isang tao kahit anong maisip nito ay may kain lang gawin. Samantalang siya naman ay nag-iipon ng bawat sahod nito bilang isang katulong. May pangarap sa kanyang sarili itong si Elena. Una sa lahat ay makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho at magkaroon ng sariling tahanan. Gusto niyang ilang taon mula ngayon ay bubukod siya at hindi naasa pa sa matandang nagpaaral sa kanya. Ayaw niyang maging katulong habang buhay. Pero sa ngayon masaya siya sa pag-aalaga sa matanda lalo na
kay Joyce na halos pamilya na rin ang turing nito sa kanya. Kaya naman hindi madali sa kanyang iwan ang pamilyang nagpaaral, tinanggap at tinuring siyang pamilya. Maliban na lamang sa lalaking kumakasta kung sino dahil basta meron siyang pinag-aralan. Nagtungo na nga sila sa isang mall para mag-shopping. Habang namimili ng mabibili ang matanda ay nagtungo rin naman si Elena sa isang swingshot garment para bumili ng white red two-piece bikini at isang short. Dinampot niya iyon at binayaran sa kahera. Nahiya itong si Elena dahil bakit niya ba naisipang bumili ng ganon samantalang hindi naman niya hilig ang magsuot ng swimsuit. Para walang makita sa kanya ang pinamili, inilagay niya lamang ito sa slim bag dahil nahiya ito sa mga tao na sa paligid nito. Samantalang hindi naman nakataka sa paningin ni Elizabeth ang dalaga dahil wala itong nabili. Kaya naman, tumawag ito sa sales lady para sukatin si Elena sa mga damit na nababagay sa kanya. Lalo na ang isang pares ng sexy na kasuotan. Ma'am, bakit niyo sobrang dami naman po ng damit na pinili niyo para sa akin? Nakakaya naman po sa inyo. Iha, kabilang ka na sa pamilya namin. Napasalamat nga ako sa iyo dahil sa loob ng ilang taon ay narito ka pa rin kasama namin sa bahay. Sige, matapos masukatin ang lahat ng yan, iuwi natin yan. Noong nakarating na sila sa bahay, nagluto ng hapunan ang dalaga. Dito napahanga ng gusto ang matanda dahil sa husay at galing sa pagluluto nitong si Elena. Matapos ng gawaing bahay, dahil palinsangan ng gabi, naisipan ni Elena na maligo sa swimming pool. Suot nito ang bagong nabiling swimsuit. Maliwanag ang lugar dahil sa bilog na buwan. Ngunit nahiya itong si Elena dahil hindi siya sanay magsuot ng ganitong kasuotan. Paano na lamang kung may ibang taong makakita sa kanya? Paniguradong wala siyang may harap dito dahil sa kahiyan. Samantalang hindi naman matigil sa kakasermon itong si Joyce sa kanyang anak dahil sa inasal nito kay Elena. Isa pa, hindi man lang nito pinadalaw ang kanyang lola Elizabeth. Mark, kala ko ba nagbago na yung ugali mo pero bakit hanggang ngayon ay ganun pa rin? Ma'am, kahit ganito ang ugali ko, ang mahalaga ay wala akong sinasaktang tao. E ano ba sa tingin mo ang ginawa mo kay Elena? Ma'am, bagay lamang sa kanya yun. Masyado siyang overacting. Para siyang isang taong probinsyana. Mark, oo. Nanggaling siya sa probinsya. Pero alam mo bang, mabait ang batang yun. Lalo na at magtatapos na rin siya sa kolehiyo, sa kurso bilang nurse. Ang mabuti pa, punta mo ang lola mo nang sa ganun naman ay matuwa siya sa'yo. Hindi puro na lamang trabaho ang natupag mo. Punta mo na siya. Kahapon pa siya naghintay sa'yo doon. Dahil masyadong madaldal ang kanyang ina, napilitang magtungo sa kanyang lola itong si Mark. Noong nakarating na ito sa labas ng bahay, pumasok ito sa may entrance at dandahan itong gugulatin ng kanyang lola Elizabeth. Ngunit bago ito makarating sa silid ay dadaan muna ito sa isang swimming pool na malapit din sa kwarto ng kanyang lola. Ngunit laking gulat ni Mark dahil may isang magandang dilag na naliligo sa swimming pool. Dahil sa sinag ng buwan, kitang-kita niya ang kabuang ganda ng dalaga. Ang sarap pagmasdan ng babaeng para sa kanya ay talagang sobrang ganda. Excuse me, miss? Naren bang lola ko? Biglang napasigaw itong si Elena dahil nasa kanyang harapan ngayon ang isang lalaki na halos hindi makilos ang mata nito sa katitingin sa kanya. Ngunit ngayon lamang napagtanto ni Mark kung sino ang babaeng nasa swimming pool. Ikaw na probinsyana ka? Ang sarap naman ng buhay mo, no? Maliguligo ka lamang dyan sa bahay ng lola ko? Pwede ba? Umalis ka na dito? Nakita mo naman di ba naligo ako? So, ako patuloy ngayon ang aalis dito samantalang bahay ito ng lola ko. Dahil sa pagsigaw ni Elena, umalis na lamang itong si Mark patungo sa kwarto ng kanyang lola para makita ito. Labis tuloy ang pangamba nitong si Elena dahil ang lalaking iyon pala ang unang nakita sa kanya habang suot nito ang kanyang bikining binili. Dahil doon, agad na rin itong napabalikwas, kinuha nito ang tuwalya at nagtungo na rin sa kanyang kwarto. Nasa tapat naman ng pintuan ng kanyang lola itong si Mark para sorpresahin ito ang kanyang lola Elizabeth. Grandma, I'm here. Mark, akala ko nakalimutan mo na ako. Lola, hindi ko naman kayo makalimutan. Magagawa ko ba yun? You're the best, Grandma. O siya, mabuti naman at nandito ka. Marahil nakita mo na siguro si Elena. Kasama ko sa bahay. Maganda yun. Yes, Lola, nakita ko nga siya kanina. Naliligo sa pool. At pinapayagan niyo siyang maligo doon?
Naku Mark, mukhang mainit yata ang ulo mo sa kanya. May nagawa ba siyang mali sa'yo? Yes, Grandma. Sobreacting. Nakita ko siya kanina, nakasuot ng bikini. Siya pang may ganang magalit sa akin. Naku Mark, kailangan niyo siguro mag-ayos na Elena. Ang totoo, mabait naman talaga ang batang yon. In fact, magtatapos na siya ngayon sa kurso bilang nurse. And guess what? Siya ang magiging personal nurse natin sa pamilya natin. Naku, sa palagay ko, Grandma, hindi kami magkasundo nun. Hay naku. Ngayon lang ay para kayong aso at pusa pero at the end, baka naman ay magkakagusto ka sa kanya. Grandma, para ka rin si Mami. Gusto niya makipagkaibigan ako sa kanya. So baing yun, nakatulong natin. Mark, please, magdandahan ka naman sa panalita mo. Yes, isa siyang katulong. But then, after she graduate and pass the licensure exam, you'll never call katulong sa kanya. Basta Grandma, wala akong ibang pinuntahan dito kundi kayo lamang. O siya, tara na nga. Natikman mo na ba ang pinadakong cupcake sa Mami mo? Iyon nga, Grandma. Yung katulong mo kasi, napadaan sa pool. Nakatingin sa akin habang naliligo ako doon. Kaya yun, natapon ang ilan sa mga cupcake na pinadala mo. Ganun ba, iho? Tara na. Pumunta mo tayo sa kusina. Marami pa namang cupcake na natira doon. Nagtungo na nga ang maglola sa kusina. Ngunit, naroon pala si Elena habang naghanda ito ng kanilang makain. O Elena, mabuti naman at naghanda ka pala ng makain namin. Yes ma'am, para naman matikman ni Sir Mark ang luto niyong cupcake. Basa pang buhok ng dalaga, marahil agad itong nagbihis sa kwarto at agad nagpunta sa kusina dahil alam nitong bumisita ang apo ng kanyang amo na sobrang sama ng ugali. Ganun pa man ay kahit napahiya ito, inilok namang niya ang kanyang kahiyan. Mark, ipinapakilala ko pala sa iyo si Elena. Hindi ba maganda siya? Oo naman Lola, maganda siya pero... Pero ano Mark? Never mind Lola. Pahingi ako ng cupcake, matikman ko nga kung gano'ng kasarap yan. Wow Lola, the best talagang luto nyo. It's my first time na makain ako ng ganito. Iho, not me. Si Elena ang luto niyan. Well, I'm glad dahil gustuhan mo ang luto ni Elena. Lola, akala ko ba ikaw nagluto nito? Mamaya baka may gayuma ito at baka may masamang nangyari sa akin. Naku Mark, kahit wala yung gayuma, hindi naman matatanggi na maganda talaga si Elena, di ba? Bigla tuloy na mula ang pisngi ng dalaga sa sinabi ng matanda sa kanya, ngunit nadismaya ito sa sinabi na binata sa kanya. Sir, kung may gayong maman po ang niluto kong iyan, sisaguduhin kong hindi kayo ang magiging biktima nito. Tingnan mo nga Lola, at sumasagot pa, hay nako, para kayo talagang aso at pusa. Pero alam nyo ba na may nakakatuluyan sa ganyan? No way! Agad na talikuran ang dalawa. Makinig kayong dalawa, nag-usap na kami ni Joyce. Lola, tukol sa naman yun. Basta, malaman nyo na lamang bukas. Nasa kwarto na itong si Elena. Hindi pa rin ito makamove on sa naganap sa pool. Samantalang nakarating naman itong si Mark sa kanilang bahay. Iho, mabuti naman at nakauwi ka na. Kumusta ang Lola Elizabeth mo doon? Nag-usap na kami. For the meantime, dito mo naman natili si Elena. At habang hindi ka pa nakabalik sa States. Ma'am, ano naman ang plano mo? Mark, gusto ko lamang eh, may magkasikaso sa'yo dito. Sa lahat ng malakad mo, may makasama ka. Ang ibig mo mong sabihin nito ma'am na mayroon akong personal assistant? Alam naman natin diba na laging mainit ang ulo ko? Lalo na yung loob ko sa babaeng iyon. Tsaka, hindi kami nagkakasundo noon. Anak, ang gusto ko lang naman kasi, habang hindi ka pa nakabalik sa ibang bansa, at least, ma-enjoy mo lamang ang araw dito. Mark, bakit ba kasi lagi mong pinaginitan si Elena? Ma'am, masyado siyang overacting at ayaw ko sa babaeng ganun. Nakausap ko na pala ang lola mo. Pumayag na siya na magbakasyon tayo sa isang sikat na isla dito sa bansa para ma-enjoy ka. Talaga ma'am? Well, kayo ang bahala. Kayo ang masunod. Sige na ma'am. Akit na ako sa kwarto ko. Inaantok na ako. Basta, huwag niyo nang isama ang babaeng iyon. Napayok ko na lamang itong si Joyce sa sinabi ng kanyang anak. Sa umagang iyon ay nakahanda na ang lahat para sa isang bakasyon. Ngunit laking gulat nitong si Mark dahil naroon sa kanyang harapan ang babaeng kinainisan nito. Ma'am, hindi ba ang sabi ko tayo lamang ni Lola? Paano ako nito ma-enjoy? Mark, hindi pa payag ang Lola mo na maiwan dito sa Elena. Hay naku ma'am, o siya, gawin na may plano nito eh. Umalis na sila patungo sa isang sikat na lugar. Pinagmamaneho ito ni Mark. Habang nasa backseat naman itong si Elena, tahimik lamang ito.
Hindi naman talaga sang-ayon si Elena sa gusto nang mangyari sa kanyang amo, pero wala siyang magagawa dahil unang-una ay pinag-aral siya nito. 10 oras ang nakalipas. Nakarating na sila sa isang isla bagamat medyo pagod sila dahil sa mahabang biyahe. Nag-check-in sila sa hotel kung saan ay sa tuwing umaga ay matatanaw nito sa harapan ang ganda ng baybaying dagat. 3 hotel room ang kanilang kinuha. Ang isa ay para kina Joyce at sa kanyang ina at napaghiwalay naman itong sina Mark at Elena. Kinabukasan matapos nilang kumain ng agahan ay nagsimula na silang maglibot sa magandang lugar sa isla. Ngunit kahit ganun pa man, tila walang imik ang dalawa. Mark, Elena, ano ba kayo? It's time to enjoy. Mark, itunoy mo yung mismo kapag bumalik ka na sa ibang bansa. Elena, kapag nakapagtrabaho ka naman, magiging abala ka na. Kaya habang may pagkataon pa, magsaya na tayo. Napayo ko na lamang ang dalaga. Mark, alam mo, bihira lang na mabuo ang pamilya natin. Kahit wala na ang daddy mo, ang lolo mo. Kaya habang may buhay pa ako, gusto kong maging masaya, kapiling ka. Lola, ano ba yung pinagsasabi mo? Mark, alam mo ba kung ano ang nagpapasaya sa akin? Ma'am, ano yung pinagsasabi mo kay Lola? Joyce, makinig ka. Gusto kong bago man ako mawala sa mundong ito, nais kong makita ng masaya ang apo ko. Lola, huwag kang magsalita ng ganyan. Mark, Joyce, nag-alkila pala ako ng 2 boat at 2 ang pwedeng makasakay dito. Joyce, tayo magkasama sa bangkang yun. Kayo naman Mark at Lena ang magsama kahit ngayong araw lang. Pilitin niyong huwag mag-away para sa akin. Nagsimula nang maglibot ang 2 grupo. Tama nga naman ang sinabi ni Elizabeth, sobrang ganda ng lugar. Habang kasalukuyan silang nagsasagwang 2, hindi nila napansin na papalayo na pala ang mga ito sa lugar na dapat hanggang doon lamang sila. Sir Mark, mukhang napalayo na po tayo sa kanila. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Sir, hindi ko to gusto. Sinunod ko lamang ang mami mo at ang lola mo. Nasumama ko dito ngayon. Oo, alam ko naman na hindi ako bilang sa inyong pamilya dahil katulong lamang ako dito. Hayaan nyo sa oras na makabalik tayo, alis na ako sa bahay nyo. Dapat lang Elena, umalis ka na. Nagpatuloy si Mark sa pagsaguan hanggang sa hindi nila inaasahan ang pagdating ng malakas na hangin at ulan na siyang naging dahilan para tuluyan silang hindi makabalik sa lugar kung saan naroroon ang kanilang mga kasamahan. Dahil sa malakas na hangin ito ang naging dahilan para umubog ang bangkang kanilang sinasakyan. Pagmulat ng kanilang mata, laking pagtataka nila dahil nasa isang lugar na sila na hindi nila alam kung saan. Nasira ang kanilang bangka dahil sa hampas ng mga alon. Kaya ngayon, hindi nila alam kung paano makaalis sa maliit na isla na silang 2 lamang ang naroroon. Elena, sabi ko naman sa inyo, di ba? Kung hindi niyo pinlano ito, di sana sa bahay lamang ako ngayon. Sir, hindi naman po natin gusto na maging ganito eh. Ang may plano po nito ay ang mami at lola niyo. Kailangan na lang natin sigurong humanap ng paraan para makaalis tayo sa lugar na ito. Elena, kailangan sa mas madaling panahon. Paano tayo mabuhay dito? Wala tayo na ikat ano. Pagkain man lang, wala tayo. Sir, huwag kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan para naman meron tayong masisilungan at makain man lang. Sa araw ng iyon, bago pa man naging takip silim ay naghanap ng ilang kahoy at prutas itong si Elena. Mabuti na lamang at marunong din itong si Elena kung paano gumawa ng apoy. Kaya naman ay naging maliwanag ang gabi nila sa isla. Dahil sanin naman itong si Elena, siya na ang naghanap ng paraan kung paano sila makakain. Hindi kasi alam ni Mark kung paano dumiskarte dahil sa laking lungsod ito. Nagpatuloy na lamang araw nila sa isla, ngunit wala naman lamang nagparandam sa kanila ni maghanap man lang. Ang totoo ay nahirapan talaga si Mark sa naturang sitwasyon dahil sa walang maayos na pagkain at tubig, di gaya sa kanilang sariling bahay. Samantalang dahil laki naman sa probinsya itong si Elena, nakuha ito ng mga pagkain na alam nitong kakainin. Ngunit hindi naman kaya ng sikmura ni Mark dahil hindi ito sanay. Mark, kung ayaw mong kumain, gusto mo bang dito ka na ibabaon? Alam mo, hindi sa lahat ng pagkataon, maganda palagi ang buhay. Sana hindi lang ako dumito, hindi sana nasa ibang bansa ka ngayon, maganda ang buhay ko. Hindi katulad dito, kasama ko pa ang katulong na wala namang silbi. Mark, ang sakit mo naman magsalita. Hindi mo ba nakikita ang sakripisyo ko dito
Para lang sa'yo? Tapos ganito pa ang sasabihin mo sa akin na wala akong kwenta? Alam mo, narito tayo ngayon sa isla, dalawa lang tayo. Kung hindi tayo magtutulungan, paniguradong hindi tayo matatagal sa lugar na ito. Makinig ka, wala tayo sa syudad, walang saysay ang pera mo dito. Ako na nga ang nagumandang loob sa'yo, tapos ako pa ngayon ang naging masama. Sige, alis ako dito. Gagawa na ako ng sarili kong kubo na malayo sa paningin mo. Dahil sa pagkainis ni Elena ay umalis na lamang ito at naghanap ng bagong tutuluyan. Samantalang naiwan namang mag-isa ang binata sa kubo. Dahil sa hindi naman marunong maghanap ng diskarte ang binata, hindi ito kumain ng ilang araw. Ito ang naging dahilan para manghina ang kanyang katawan at magkasakit. Sa mga araw na lumipas, naawa itong si Elena sa sitwasyon ni Mark dahil alam niyang wala itong makayanan kung paano dumiskarte. Kaya naman muling nagtungo ang dalaga kung saan niya iniwan ang binata ng ilang araw. Laking gulat niya dahil nakahiga lamang ito sa ginagawang higaan. Mark, ano nangyari sa iyo? Elena, tulungan mo ako. Hindi ako makatayo. Sinasabi ko naman sa iyo, Mark, na kumain ka. Kahit kaunti man lamang. Paano tayo nito makaka-survive kung hindi ka kakain? Heto, may dala akong honey at ilang prutas. Kumain ka. Gumawa na ako ng paraan kung sakaling may helicopter na dumaan dito at makikita tayo. Sa mga oras na iyon, bagamat nahirapan tong si Mark, pinilit niya ang kanyang sarili ng mga kain panaman lamang sa kanyang sikmura. Saan ka punta, Elena? Pakiusap, huwag mong iwan dito mag-isa. Hindi ko alam kung makauwi pa tayo ng buhay o baka naman dito na tayo ng habang buhay. Mark, huwag tayo mawala na pag-asa. Naniwala pa rin ako na one of these days ay mahanap nila tayo. Magpahinga ka muna dyan. Ako nang bahala, baka may dumaan na helicopter at makita tayo. Bago tuloy nakaalis ang dalaga, hinawakan ni Mark ang kanyang kamay. Elena, asensya ka na sa mga naging asal ko sa'yo nito nakaraang mga araw. Okay lang yun, Sir Mark. Naintindihan kita. Hayaan mo kapag nakauwi na tayo ay makirelax ka na. Sana nga lang, Elena. Sana lang. Muli namang nagpahinga itong si Mark habang si Elena naman ay nasa labas na gumakasakaling may dumaan sa himpapawid at makita ang kanyang isinulat sa buhangin. Samantalang ilang araw na rin naghahanap ang mga rescuer, nilughog nila ang buong isla pero hindi pa rin nila ito natagpuan. Labis naman ang pag-alala ng pamilya na parabang wala na silang pag-asa na muling matagpuan ang mga ito. Kasalanan ko to, Joyce. Kung hindi dahil sa pagplano natin ito, di sana narito pa ang dalawang yun. Ma'am, hindi niyo kasalanan ang lahat ng ito. Huwag niyo sasayang sarili niyo. May pag-asa pa kayang mahanap ang dalawa? Ano kaya ang mangyari kung hindi na talaga sila matagpuan? Samantalang hindi naman mayalis sa isipan ni Mark kung gaano kabuti ni Elena sa kanya. Sa kabila ng hindi magandang pagtrato nito, minsan pumasok din sa isipan ni Mark na kailangan niyang makipag-ayos kay Elena dahil bihira lang din ang ganitong babae na may malumong puso na handang tumulong sa anumang pagkakataon. At hindi lang yon, sa ilang araw nilang magkasama sa isla, tila meron na siyang kakaibang naramdaman sa dalaga, yung tipong nagagusto na siya rito. Pero hindi lamang masabi dahil sa mga nagawa niya noon sa kanya. Samantalang hindi pa rin sumusuko itong si Elena, na baka sakaling mapansin ang kanyang sinulat sa buhangin na humingi ng tulong. Dalawang linggo na silang naroroon sa hindi naasahan may dumaang helicopter sa kanilang lugar. At sa kabutihang palad ay nakita ng mga rescuer na merong humingi ng tulong sa isla na hindi nila inakala na naroon pala sila napadpad. Hindi agad nagsayang ng panahon ng mga ito na lumapag sa isla. Natuntun nila ang dalawang taong nawawala, sina Mark at Elena, at tila namamayat na dahil sa walang sapat na makain. Kaya naman sa mga oras na iyon, dinilagad nila sa ospital para naman magamot, lalo na itong si Mark na nagkasakit. Sobrang saya nila Joyce at Elizabeth dahil hindi na sayang ang kanilang paghahanap sa mga ito. Elena, Mark, salamat naman at nagtapuan na kayo. Ma'am, kung hindi dahil kay Elena, baka wala na ako. Ginawa niyang lahat para sa akin sa isla. Nasaan na siya, ma'am? Ayun, nasa kabilang kwarto. Binabantay ng lola mo. Kailangan din niyang magpagamot dahil meron siyang ilang mga sugat sa katawan. Matapos ng ilang araw na pagpahinga sa ospital, ay tuloy na silang nakalabas pero hindi pa rin nila makalimutan ang mga nakaraan sa isla. Nagpasalamat naman sina Joyce at Elizabeth sa dalaga dahil hindi nito pinabayaan si Mark. Ma'am Joyce,
Yun po naman talaga ang tungkulin ko. Kailangan kong alagaan ang mga amo ko. Elena, gusto may pag-usap sa iyo ni Mark. Okay lang ba sa iyo? Sige po, Ma'am Joyce. Ilang minuto lamang nakalipas ay lumapit itong si Mark. Kaya naman ay lumabas po na itong si Joyce para mag-usap ang dalawa ng maayos. Kumusta ka na, Elena? Hindi ko alam naman sa malala pala ang karamdaman mo dyan dahil sa pag-aruga mo sa akin sa isla. Ano ka ba, Sir Mark? Ganun naman talaga, di ba ang gagawin kapag isang bus ang nagkasakit? Huwag kang kamusta ng ganyan, Elena. Paano kung tuloyan kang nagkasakit at nawala sa paningin ko? Paano na ako doon? Laking gulat ni Elena sa sinabi ng binata. Ano ibig mong sabihin, Sir Mark? Elena, nakahiyaman pero bahala na. Sorry nga pala sa lahat na nagawa ko sa iyo. Sana mapatawad mo ako. Wala naman yun, Sir Mark. Ang malaga ay niligtas tayo. Kahit na Elena, kung hindi dahil sa ginawa mo ay baka mas naging komplikado pa ang buhay ko. Gusto kitang mapasalamatan sa lahat kaya kapag nakabawi na tayo, pwede ba kitang imbitahan para kumain sa labas bilang putanaw ng utang loob sa iyo? Talaga, Sir Mark? Kayo pong bahala. Tinupad na nga ni Mark ang kanyang pangako sa dalaga. Subalit habang tumatagal ay lalong may namumuong pagtingin itong si Mark kay Elena. Elena, may tatanong lamang ako sa iyo. Sana hindi ka magalit. Ano yun, Sir Mark? Noon ba, meron na bang natang kang manligaw sa iyo? Nako, Sir, manligaw? Wala pa naman. Hindi ko nga alam kung paano ligawan ng lalaki. Sino ba naman ang magusto sa akin? Siguro ang bulag na tao ang magusto sa akin. Huwag kang masalita ng ganyan, Elena. Sir, bakit hindi ako matatawa? Samantalang laking probinsya ako, di ba? At kadalasan gusto ng mga kalakihan na ligawan yung katulad nila ang buhay. Buhay mayaman at buhay sosyal. Kaya hindi naman ako aasa kung may manligaw sa akin. Siguro nga nakatadhana talaga na maging ganito ako habang buhay. Huwag mo nga sabihin yan, Elena. Paano kung sabihin ko sa iyo na gusto kita? Nako, Sir, gusto maging kaibigan, pwede naman po. Hindi yun, I mean, I really like you. Mahal na kita. Gusto kitang maging kasintahan. Sir, baka naman po dahil lamang yun sa lagas na matayong dalawa sa isla. Kaya mo nasabi ang mga bagay na yan. Ano gusto mong gawin ko para patunayan ko sa iyo na mahal kita? Sir Mark, wala kang kailangan patunayan sa akin pero hindi tayo bagay. Nakita nyo naman na ang hanta sa buhay natin, di ba? Isang mayamang lalaki? Nagagusto sa isang katulong? Iano naman sa ngayon, Elena? Yun talaga ang naramdaman ko sa iyo. Hindi magbabago yun. Napatawa na lamang ang dalaga sa pinagtapat ni Mark sa kanya. Isang araw noon, nagkausap sina Elena at Elizabeth tungkol sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo kung saan siya mag-a-apply ng trabaho. Pero bago nangyari ang kanilang pag-uusap ay hindi napigilang sabihin ni Elizabeth sa dalaga kung ano ang totoong naramdaman ni Mark sa kanya. Alam mo ba, Elena? Ngayon lang muli nagmahal ang apo ko. Alam kong meron kayong kaunting alita nitong nakaraang araw. Pero sana man lamang ay bigyan mo siya ng pagkakataon para patunayan sa iyo na totoo talaga ang pagmamahal niya sa iyo. Kahit kaunti ba ay wala kang patingin sa kanya? Ma'am, ang totoo naman, aminin ko na gwapo naman si Sir. Pero natatakot lamang ako, paano kung ngayon lamang ito naramdaman niya? Isang araw bigla niya akong iwan at malamig sa akin. At ipamukha sa akin na nanggaling ako sa isang mahirap na pamilya. Elena, huwag kang masalita ng ganyan dahil hindi yun mangyayari dahil magtatapos ka ng pag-aaral bilang nurse at ako na mismo ang makalaban ni Mark kung mangyari yun. Gusto kita, Elena, para sa apo ko. Alam kong magiging maayos ang inyong pagsasama. Ma'am, magsasama ka agad? Hindi pa nga naligaw sa akin si Mark eh. O Mark, narinig mo bang sinabi ni Elena? Maya-maya pa biglang lumapit ang binata na may hawak ng mga bulaklak. Elena, para sa iyo mga bulaklak na to. Narinig ko ang lahat na sinabi mo. Isa lang ang may papangako sa iyo. Alam kong hindi natin ganong lubos ang kilala ang bawat isa. Pero alam ko naman talaga sa sarili ko na mahal kita at gusto kita. Nako, Sir, baka naman mahulog ako sa iyo niyan. Elena, mula ngayon, huwag mo na akong tawagin, Sir. Mark na lang. Mas komportable ako doon. Ikaw ang bahala, Mark. So, Elena, tinatanggap mo ba ang pag-ibig ko? May magagawa pa ba ako kung ganito kagwapo ang lalaking aking nakaharap ngayon? At saka,
Hindi ko naman may tatanggi na gusto rin kita. Kaya oo, tinatanggap kita. Hindi mapaliwanag ni Mark ang sayang naramdaman sa mga oras na iyon. Yung inakala niyang hindi mangyari pero sa isang iglap ay natupad na rin ito. Alam ni Mark na sa kanyang sarili na may pagkataon na minsan ay hindi niya alam kung ano talaga ang magiging kantungan nito. Pero isa lamang ang pinangako nito na mamahalin niya na totoo itong si Elena. Matapos ng ilang buwan ay tuloy na ngang nakapagtapos si Elena sa pagiging isang nurse. Nagawa na rin niyang makapasa sa licensure exam. Kaya ngayon buo ang loob ni Elena na sumabak sa panibagong hamon ng buhay. Nakapagtrabaho na rin itong si Elena sa isang pribadong ospital na siya ring magiging nurse ng pamilya. Isang umaga noon, laking gulat nito noong biglang nagkagulo sa loob ng kanyang pinapasukang ospital. Hindi alam kung anong nangyari kaya naman dahan-dahan siyang nakisilip. Laking gulat nito dahil napakaraming tao ang nasa hallway ngunit wala namang pasyente ang kanilang inasikaso. Maya-maya pa may lalaking lumapit sa kanya at may inabot na maliit na kahon at sa loob nito isang magandang singsing ang naroroon. Elena, will you marry me? Hindi inasahan ni Elena ang pagdating ni Mark Matipalcon para mag-propose sa kanya. Sa kabila noon, maraming mga kasamahang empleyado ang nititilian at kinikilig sa ginawa ni Mark. Wala nang nagawa pa itong si Elena at napauo na lamang ito dahil sa effort na ginawa ni Mark sa kanya. Dahil doon, labis ang saya ni Mark dahil tinanggap ni Elena ang plano nitong magpakasal sa kanya. Ganon din naman si Elizabeth at Joyce. Naging masaya ito dahil sa natupad na rin ang kagustuhan ni Elizabeth na magtuluyan ang dalawa. Sa ngayon mas naging maganda ang kanilang relasyon at sa wakas ay natupad na rin ang kasal na matagal nang hinintay nilang dalawang pinaplano. Minsan yung tipong nasa isip mo na hindi mangyayari ang isang bagay lalo na at lagi kang pinagmumukhang talunan pero hindi rin natin naasahan na ang lahat pala ay nakaplano sa iyo. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. Kitakits po tayo sa sunod nating mga kwento. Maraming salamat at paalam.